sumali dapat yun. So kaya nung binigyan ako ng nakuha ko nang sa 15 na lang nung binigay sa akin yung kontrata, so nag-isip ako kung, di ba, kukunin ko ba yung kontrata. Pabalik ka ba sa University of Manila? O, balik ba ako sa UM or dito na lang. Kaya nag-decide na lang ako na dito, maglaro na lang sa Slashers. Chris, kagulat-gulat yung achievement ni Reynel dahil at the time, kagagaling lang niya sa high school, nakapaglaro siya ng one sem sa college. Kaya nung maglaro siya, mag-professional basketball player siya, 18 years old. Siya pinakababatang player sa ata. I think kahit sa PBA, wala pang 18 na nakakapasok. So, sa pinakabatang professional basketball player, at the time, si Reynel. Mm-hmm. Ikaw naman dyan, paano ka naman nakasali sa NBA noon? Dahil alam ko, ikaw naman, medyo veterano ka na. Marami ka nang dinaanan. Nagdaan ka na sa PBA. Nagdaan ka muna sa USJ sa Cebu. Tapos nagdaan ka rin sa PBL. Paano ka nakasali sa Negro Slashers? De, yung time na naglalaro pa ako sa Wilkins, may balita na ano, may bagong liga daw, NBA. So, yung coach ng Cebu na si Juntan, tinatawagan ako na ano, mag-try out. So, after ng season ng PBL sa 1997, pumunta ako sa Cebu, tapos nag-try out for 2 weeks. And then, after noon, hindi ako nakuha. Dahil sa ano, yung manager nila, si Danny Francisco. So, yung time na yun, nakita ko sa dyaryo na ano, magpapatry out yung Negro Slashers sa Cebu. So, nag-try out ulit ako. So, first day pa lang yun, nakuha na ako. So yung sinabi ko lang sa coach ng Negros na kailangan ko bumalik ng Manila para kunin yung at siya magpaalam sa Wilkins. So after nun yun, bumalik na ako ng Bacolod. Ang nakakatawa dito, na siya rin, bumalik pa siya sa Bacolod. At ang nakakatawa doon, Chris, nireject siya ng Cebu Gems. First year niya, nag-MVP lang naman doon sa liga. So, kumbaga sising-sisi siguro ako si Cebu Gems doon. Binitawan siya. Ito pa isang maganda, nakakatawa rin. Si Dondo naman, while nag-try out si John sa Cebu at hindi siya tinanggap, nakuha siya sa Negros. Si Dondo naman, kabalik na lang. Nag-try out naman siya sa Negros Slashers. Hindi siya nakuha. Hindi siya nakuha. Nakapunta naman siya sa Cebu Gems. So, kumbaga, iba yung pinagdaanan ni John at saka niya, no, ni... Oo, nag-trade. Napalitan so, lang eh. At pareho namang sumikat nga. At pareho sila sumikat din sa PBA. Si, tama ba, John? Ikaw ang unang MVP ng NBA? Oo. Sabi sa'yo, nanonood ako ng NBA dati. Noong panahon nila. Gusto ko tanong yung, paano nagsimula yung, paano yung performance at saka anong role nila sa team? Dahil ano, unahin ko muna kay Reynel, dahil alam ko nga, at the time, 18 years old siya. Imagine mo, Chris, 18 years old, kagagaling sa high school, dire-diretso yung professional. Reynel, paano bang role mo dun sa team magsimula ka? Magkano sweldo mo? Siguro nung una, gulat na gulat ka nun, napakalaki na yun. At nagulat ka ba na binigyan ka dito ng chance agad ng Negro Slashers na maging professional? Siyempre, una-una nagulat ako. Kasi nung binigay sa akin ng kontrata noon, like 18 pa lang ako noon, sa akin hindi pa ako nakakita ng ganung kalaking pera. Kumbaga, first time ko yun eh. So sabi ko, binigyan ako kagad ng kontrata na ganito kalaki. So nag-isip ka agad ako, sabi ko, yun nga, sabi ko, unahin ko ba talaga mag-aaral ko kaya ako sa Manila or mag-aaral trabaho na, diba? Kasi ang dami ka nag-aaral tapos wala naman trabaho ngayon, diba? So, yun, naisip ko, kaya kinausap po rin yung mama ko, sabi ko kung ano talaga yung plano niya rin. Sabi niya, siyempre kami, mahirap din kami, diba? So, kailangan namin ng pera. So, kaya nag-decide na rin ako na kukunin ko yung paper. Tuloy ko yung sa NBA. At ang sweldo niya noon, Chris, ay tumataging ting na 15,000 pesos a month. Talaga, noon? Oo, noon. Malaki na yun noon. Malaki na yun. 1998, so para sa akin, no? Malaki na yun. Kaysa magbalik ako sa UM, so kaya nag-decide ka lang. Ano naman, Real, ang role mo dun sa team nung nagsisimula ka? Kasi nga, bagong player ka pala. Tsaka baga, wala pa yung mga post moves mo. Kaya nga, wala pa. Yung nagaya ko lang yung post mo kay Jan eh. Yun, magaling talaga ito sa ano sa ilalim. Sa Jan, simula pa. Wala, role player din ako. Parang ako yung taga, kung may mga foul trouble o taga-sub nila. Nila lang dyan sa mga first five noon. So, tsaka siguro nag-aaral ka lang muna. Oo, kung baga ako, nag-observe pa ako noon eh. Kung ano yung maganda eh. Pero ang alam ko doon, paborito si Reynel ng team owners doon. Dahil nagko-cover ako noon sa NBA, alam ko, paborito ka nila eh. Nung sa team owners, ang tawag nga siya, Hoogie eh. Oh, so, Hoogie. Talaga, si Boss Bates, so Hoogie ang tawag naman. Kasi ano siya, talaga pinakabata nga eh, baby siya. Kasi siguro,
kasi natawa lang yata halos yung mga anak niya noon eh, no? Mas matanda pa kaya rin ba? Magaganda nga, no? bago mo ituloy yung kwento, Juan Ruela, meron lang tayong mahalagang report. Flash Report! Oh, ano ba yan, ha? Kapapasok lang ng taon, eh. Sunog na naman, ha? May sunog dyan sa Valenzuela, sa Lanang Bato. Isang pabrika ho ng plastic ang tinutubog ng apoy na nagsimula kanina pang alas 5:30 ng hapon. At inaalam pa natin ano, kung ano yung alert level na dyan, kung alas 5:30 pa yan. At ngayon, eh, patuloy pa rin yung sunog. Nako, eh, baka nasa general alarm na yan. Ha? Anyway, ipa-follow po natin yan mga kaibigan. So, ulitin natin, malaking sunog dyan sa Lanang Bato, Valenzuela. Pabrika ng plastic ang tinutupok ngayon ng apoy. Flash Report! Dahil kay Ruel, mas magandang balita rito. Oh, magandang balita tayo dahil sisingit ko muna. Sa Miyerkules, may laro ang Alaska Aces sa Cuneta. So go. Miyerkules, dapat lang dito. Oh, bibigyan tayo ng apat na tickets na courtside doon sa tabihari. Sa likuran ng halos ng players. Pwede mo nang batingin si Jan doon at saka si Ray. Bibigyan sa atin ng napakabait na general manager ng Alaska Aces. Si Joaquin Trillo. So, 4 tickets yan sa magpapakontest tayo. Ilan yan? 4 tickets courtside. 4 tickets courtside. So, abangan yung talong mamaya. Tapos meron pa. Ito pa. Isa bang kaibigan din natin. Sino? Media Bureau Chief naman sa PBA, si Willie Marcial. Magbibigay din 4 na tickets. Sa, courtside ba? Courtside din? Oo, courtside din. Sa sa Cuneta Astrodome. So, kailan naman yan? Sa Miyerkules din. So, sabihin, 8 courtside tickets? Oo. So, 2 winner tayo. So, makinig sila mabuti sa interview natin kay Ray at kay Jan ngayon. Dahil, kasi yung mga tatanong mo, mga sensitive eh. Oh, medyo nung sinabi mo sensitive, may kinabahan din sa tabi ko. Sige. Okay. Mabalik tayo sa simula sa pinag-uusapan natin kanina. While si Ray na nagsimula siya diyan as nung rookie siya, medyo kumbaga hindi naman siya ganun kalaki ang role sa Negro Slashers. Pero alam ko ikaw, pag simula pa lang, inaugural year pa lang, MVP ka agad. Ganito na ba agad nung simula o nung hinire ka, hindi rin nila akalain na ganun kalaki ang contribution mo sa team? Una-una, hindi pa. Kasi nangangapa din ako nung pagpasok. Eh. Kasi galing lang ako sa ano nun. Na-injured ako nun, ACL. So, thank you kayo sa kaibigan natin si, si Joby Sese. Nangangapa pa. So, kasi yung liga na yun, mahaba, di ba? Almost 1 year yung liga na yun. Mga mid siguro ng liga na yun, nakaka-recover ako doon, kaya doon ako bumawi sa ano sa laro mo. At nung simula nga yun, I think hindi ka starter noon, at ang hindi siya franchise player noon, Chris. Eh. So ang sweldo ni John, tumataginting na 45,000 noon. Pero malaking-malaki na yun noon. Malaki na yun. 45,000 eh. So John, palagay mo, paano namang, anong ginawa mo at nag-improve ka na to the point nga na may time na starter ka na, at yun nga, inaugural MVP ka nung liga. Una-una, parang na-challenge lang ako kasi bagong liga. So, siyempre, yung mas ano nila, yung mabango dati sa NBA, yung mga nasa Manila eh. Oo. Lagi nasa Diario. So, yun sa team ninyo, si John Cardell, Jack Tanuan. Jack Tanuan. So, parang na-challenge lang ako. So, yun, pinakita ko lang yung laro ko. Yun, at saka, una. Nagulat nga ako na ako nag-MVP. MVP. So, nag-MVP siya, tsaka go-to player. At also, I think medyo, may ano nga na, di ba, may nangyari nga na isang player niyo yung actually, siya yung dapat na siya yung ano namin, franchise player niyo, si local yon sa local franchise si Ronnie player. DiHarlo, na, kwento mo nang sa'yo, anong nangyari na? Parang naano lang siya yung, ano binangungot siya, binangungot. Natutulog, tapos namatay, Chris. Oo, namatay yung player bago magsimula yung liga. Ay, hindi ko alam. Nagsimula na. So, kasi simula pa lang. Simula pa lang siguro. Sa Cebu yun eh, nangyari. Oo. Yung sa ano, naglaro si Chris, Chris naglaro si John at saka si Ray, 5 taon sa Negro Slasher. So, yung binuo nila yung 5 taon ng NBA. So, siguro, tatanong ko sa kanila, kay Reynel muna ulit, balik tayo. Ano ba yung mga memorable sa iyo sa NBA tsaka sa Negros na natatanda mo? Siguro, ano dyan, yung travel, yung crowd,
maraming batuhan sa Cebu at sa Negros. Meron pa nga kaming adventure sa bus noon, kasama ako noon. So, kwento muna sa'yo, Ray, kung ano yung mga memorable sa'yo. Oh, yun nga, yung sabi mo yung travel, di ba? So, number one, para sa akin, napakaganda. Kasi marami kang mamimit ng mga tao at saka marami kang mga lugar na mapupuntahan, like mga Davao, Cebu, or... Siyempre sa age ko noon. Oh, sa age ko noon, 18 years old pa lang ako, so parang excited ako eh. So parang... Buong Pilipinas. Nakita mo lahat ng dito sa Pilipinas, di ba? So yun, yun ang pinaka ano. Yun nga, sabi mo sa Cebu, yung memorable din yung nagbatuhan, di ba? Yun ang pinaka ano din. Yung sa crowd, ano masasabi mo? Oh. Dahil, di ba, home on away yun. Yeah. So, oh. Sa crowd, sobra. Kumbaga, yun ang pinakamasaya dun eh. Yung crowd, lalo na pag home court mo. Kumbaga, lahat ng crowd sa'yo eh. Oh. Pag nakashoot ka, parang, siyempre, lahat ng Coliseum, lakas ng sigaw eh. Para lang sa'yo pag nakashoot ka, di ba? Imagine mo,